Ay, sorry. Tanong ko lang yung minimum wager ba doon makakabili ng bahay at kotse? No, lahat kaya mong bumili. Minimum wager po, di kaya rin. Nagtatrabaho sa construction, kaya mong bumili ng ano, kaya mong bumili ng pickup na Tacoma ron. Tacoma, Ford S, yung F-150, kaya mo yun. Yun! Wala tayong magawa, no? Labas na lang tayo. Ah, ito maganda sa pang ano, pang umaga. No? Pwede ka pang maggala. Ayos lang kasi wala eh, wala ka nang intindihin eh. Yung asawa ko nakapagluto na. Ako naglinis-linis na, 'di ba? 'Yun ang mga maganda. O nga pala. Madali na raw makalabas sa bansa natin. Tingnan niyo si Alice Gu. Nakalabas na ng bansa. Na-clickbait kayo, no? Hindi. Ano ba to? Si... Yung inaano nga, yung si... Makiki-ano lang tayo, makikimarites lang tayo sa Pilipinas. Putya, talagang ano eh. Nung una pa lang eh, alam ko nang nakalabas na ng bansa yun eh. Nung pinapatawag pa lang sa Senado, bubukasin mga ano talaga sa Pilipinas. Ewan ko ba? Lahat ng ano, lahat ng kalokohan nasa Pilipinas. Isipin mo 'yun, yung mga Pilipinong gustong lumabas sa bansa hindi makalabas para lang magtrabaho, no? Ewan ko ba? Napakadaming requirements. Ano? Sabagay, iba naman kasi. Yung kasi maraming pera 'yun, no? Basta may pera ka, makakalabas ka kaagad ng bansa eh, no? Dito ako sa ano, sa kalsada. Wala lang, mag-iikot-ikot lang ako. Hindi, yun lang yung ano ko. Inaano ko, tragis na buisit yung Pilipinas eh. Yung mga ganong tao, no? Nakalabas lang ng basta-basta sa Pilipinas, puta. Samantalang yung mga Pilipinong gustong ano, magtrabaho sa ibang bansa para sa pamilya nila, hindi makalabas. Hindi, nakakatawa nga yung ano, yung ba to? Yung narinig ko na balita. Ito si ano pa eh, si sino ba yan? Si BP Sara. Nalaman na lumabas ng bansa papunta Germany ba? Pero ano pa rin siya eh, no? Alam na nakalabas eh, no? Pero si Alice Guam, puta. Ni Trace wala man lang, puta. Sipin mo 'yun. Ang dami nang ginawa sa Pilipinas nun. Hindi nga natin alam, baka spy talaga yun ng China eh, no? Tapos, wala na, nakatakas na ng Pilipinas. Ewan ko ba sa Pilipinas, sa totoo lang ha, nakaka-disappoint na talaga yung Pilipinas. Saka ang daming nangyayari dyan ngayon. Yung ano ba yan, yung... Di ba, merong ano dyan, yung ano ba yan, yung monkeypox ba yan? Ito panibagong parang ano na naman yan. Parang nakakatakot na virus na naman. Tapos, meron pa yung ano, ano ba yun yung, di ba nag-anong araw dyan, nag-i-smog ngayon sa Pilipinas dahil sa ano, sa ash pole. Delikado yun eh, kasi ano yun, masama raw yun sa mga ano, sa mga mayhika, sa mga ganun. Matalang dito, fresh na fresh yung hangin, no? Sarap! daming pangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakakatakot. Ano na rito, alas? Mag-aalas 7 na yata. Pero tinan mo, maliwanag pa rin, no? No, swerte siguro ng mga bata rito, no? Kung kunyari dito ka lumaki sa Canada. Nung kabataan na, yung time na ano, ha? Wala pa yung mga ano, wala pa mga internet, mga ganun, no? Mga wala pa cellphone, no? Yung mga naglalaro sa labas ng bahay, no? Tulad natin, yung mga batang 90s tayo, eh. No? Tapos ganito, no? Hanggang alas 9, alas 10 yung ano, yung pagdilim ng lugar. Sarap, no? Buong gabi na, sa labas ka lang, na may liwanag. Sarap maglaro. Sa atin kasi, no, hindi nagbabago yung pagdilim, no? Pinaka-late na yata dyan, mga alas 6:30, no? Bago magdilim, eh. Puta, dito alas 11, maliwanag pa, eh. Hindi, yung sinasabi ko lang na, ano, yung tungkol sa mas madali na makalabas ng bansa. Joke lang yun, yung kay Alice Guo. Pero may, sa totoo, merong hinihintay na balita na ano, mas madaling magpapunta rito sa Canada.
Ewan, another ano na naman eh, bagong stream na naman. Inaabangan ko pa yung detalye, pero siyempre eh, hindi muna natin i-ano para hindi na tayo sasigurado. Kasi alam niyo naman dito sa Canada, palagi na lang ano, naghahanap ng tao. Kung ano nga, kung titignan mo nga yung lugar dito sa amin, sa may Manitoba. Pag kayo nag, ano ka, yung road trip ka, napakaluwang ng Canada, no? Parang kasyang-kasya ilagay lahat ng Pilipino. Yung ilalagay lahat sila dito, no? Oo, bakit kasi pahirap-hirap pa yung pagpapupunta rito, hindi na lang papuntahin na papuntahin yung mga tao rito, no? Yung pinost ko sa aking TikTok, yung tungkol kay Kuya Jobert. Ano ba to? Parang sinabi dun ni Kuya Jobert na kapag minimum wage ka rito sa Canada, mabibili mo lahat. Dami nag-comment, ang daming galit na galit. sinabi niya kasi doon, yung tungkol sa, ano ba yun? Kahit minimum wage ka, kunyari construction, mabili ka ng sasakyan, yung Tacoma, yung mga ganun, ang kaya mong bilhin, ang dami nagko-comment, no? Actually, totoo naman yung mga nagko-comment na sabi, hindi naman minimum wage ang ano rito, ang yung construction. Actually, mas mataas yung sahod ng mga construction dito kumpara mo sa mga opisina na trabaho, mga ganyan. Pero, yung sinasabi nga nila na, ano ba to, pagka minimum wage ka, imposible na makabili ng ano rito, ng sasakyan. Ano naman, possible naman, pero depende sa province. Kasi kadalasan sa mga province, kunyari pumunta ka sa Toronto, sa kahit pagka minimum ka, kahit nga ano dun, above minimum ka dun, hindi ka makakabili ng sasakyan eh. Pero dito sa amin, sa Brandon, sa Manitoba, possible naman. Kaya lang, yun nga lang. Yung mga mumurahing kotse lang, ganyan. Saka, ano naman nila yun eh. I-assist ka naman nila eh, kung gano'ng kalakas yung purchasing power mo. Pinagbabasihan kasi nila dito yung credit score mo, no? Kung kunyari, maliit yung sahod mo, no? Pero wala ka naman mga masyadong utang, wala ka ibang loan. Kung kunyari, bibilin mo lang eh, yung sasakyan lang. Kaya. Pero yung mumurahin lang na kung kunyari na sa minimum lang yung yung sahod mo. Okay lang. Kayang bumili. Walang problema. Pero yung sinasabi ng mga iba na hindi mo kayang bumili. Kaya maniwala sa mga wala. Yung mga karamihan ng mga mga baon sa utang yung mga saka ang maganda kasi rito, kunyari nasa minimum ka ngayon, madaling umangat yung sahod mo. Hindi tulad sa Pilipinas na pahirapan mag-upgrade ng trabaho. Dito madali lang, kung dami nga nagsasabi sa mga nagbo-vlog, di ba? Na kapag hindi ka mapili sa trabaho, marami kang makukuha ng trabaho rito. Isa nga sa nirereklamo ng mga Canadians yan eh, na inaano nila eh, modern day slavery daw yung ginagawa ng Canada, yung kuha ng mga temporary foreign workers sa mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas, basta sa India, tapos pinapapunta nila dito sa ang daming nagki-question kay Canada tungkol sa ganyan, parang sinasabi nga na modern day slavery daw, tapos ang nirereklamo nila yung mga young Canadians daw hindi na makakuha ng trabaho dahil imbis na ibigay sa kanila, napupunta pa sa mga foreigners, sa mga immigrants. Ganun eh, maarte sila eh. Ayaw nila ng mga trabaho na medyo mahihirap eh. Kukunin talaga yan ng mga Pilipino. Yun. Yan, wala naman tayong ibang pwedeng sa inyo, ibalita eh. Sa totoo lang, nahihirapan ako mag-isip ng mag-isip ng konti. Pero siyempre, kailangan natin gumawa. Bumalik na naman yung ubo ko. Buisit. Siguro, yung problema ko yung sa linya kasi. Hindi napapawisan. Di ba kasi malamig doon? Dito sa bago kong trabaho,
pinapawisan ako eh. Kasi nga, mainit dun eh. Kasi ano yun eh, ano ba to? Hindi na siya sa production area, sa stock room na yun. Mainit. So, papawisan ka pagka nagre-receive ka, nag-i-inventory ka, tapos matutuyuan ka ng pawis. Doon ako yata tinatamaan ng ano, sakit eh. Ang ubo. Visit. Ngayon, bumalik na naman. Yun lang muna. Wala naman ako iba. Kita mo, parang ano lang eh, pahapyaw-hapyaw lang na kwento eh. No? Wala talaga akong maisip na ano, na ano ba yun, na topic eh. Sige na, like, share, subscribe yung mga gaya. Sige na, paalam.